Di ba? Wala, dati kasi tayo yung seat na yun, pinag-checka tayo ni Lord, pinag-checka sa atin, pinag-delay. And did you just grow? May power ang seed ka pa rin, no? Kaya, atan natin yung seed, maniwala kayo. May balat yan. Hindi nakakatuwang tignan. Kuminsan, ikaw pa ang magugutom sa seed. Kasi wala pa siyang bunga eh. Pero once na yan ay lumabas, kapatid, harvest ka talaga. Amen. Okay, so dito tayo. Seed, sabi niya, God give the seed. Sabi niya rito, no? Pinapanasin. Dalawa lang talaga yung aking sinubscribe sa YouTube. No? Dalawa lang. Yung isang group na at pati alin, parang conservative yun na kasama kasi ako sa group nito. At ano yun sa US yun. Itong pangalawa na sinubscribe ko ito, yung sin. Tuwa kasi ako kapatid, no? Kaya ako naisishare ito. Pinapanood ko yung, alam mo yung may ano sa YouTube, eh, yung parang ano sila. Mayroon siyang, pinawats niya kasi matagal. Itatanim niya lang yung seed. Tapos, bibidyuhan niya yun ng matagal. Time lapse. Yun. Hanggang sa... Oo, tuntunga ako doon. Kasi, ano yun eh. It speak a lot sa akin. No? Kung pagkita mo doon, paano magbubuka yung balat. Tapos, lalabas yung ugat. Ugat sa ilalim. Mamaya, lumalabas na yung dahon. Hanggang sa mabuo, hanggang sa makita mo. Lalo na yung santuhalo, sabi mo, mama, tignan mo ito, cancer. Look at this, santuhalo. Simula lang yan sa seed cancer. Tapos wawat simula. Tignan mo lang, kagum, kasi pass forward naman yan. Tapos pag lumabas sa'yo, ganda-ganda, no? Pero nung itinanim, ang pangit-pangit. Pangit-pangit nung tinanim, eh. Pero nung lumabas, ganda-ganda. Parang yung kakabi mo. Amen. What? Okay, ito tayo. Tama na yun. Ito tayo, mama, dito. Beautiful to watch. Hindi makakontra, pastor eh. It's beautiful to watch when it grow. Ang sarap niya tingnan pag nag-grow na siya. Yes. Oh, sabi mo parang ikaw. Parang ikaw. Pag-grow. Blooming when it grow. Ang sarap manuuri pa nag-grow na. Okay, tinan mo natin, no? Tandaan natin, seed has its own power. Okay, ito gusto kong maiwan sa inyo, no? Gusto kong maiwan talaga ito sa puso ninyo. Alam nyo ba na yung binhi, na deep na yan, may sarili ang power sa sarili. Maniwala kayo, yung buto ng tomato na yan, basta, ibigay mo yan sa lupa. Maniwala kahit hindi mo siya tulungan. May ilalabas siyang galing. Ilalabas yan. Pakainin ka dyan. Basta gawin mo lang, lagay mo siya doon. Gawin mo rin maganda yung lupa. Basta ilagay mo siya doon. May sarili siyang power. May sarili siyang power, kapatid. Hallelujah! Amen? Hindi mo magbibigay ng power sa kanya. May power yung seed. Yun, gusto kong malaman ninyo. May power yung seed. Ang kailangan lang natin, tanim natin yung seed. Kasi may power siya. May sarili siyang paglago. May sarili siyang power sa loob-loob niya. Yun ang ganda ng seed na ito, no? Sabi niya, sabi ni Jesus sa Matthew 17:20, hindi nakasulat yan, Kuya Alex. Ganda talaga ng ating computer, no? Wala, o, 11:20 na ba? Wala ka na. Meron ba na ba ng slide? Pressure. Oh, yes. Yan, ha? Because of your little faith, sabi niya, truly I said to you, if you have faith like that grain of a mustard seed. Yan, kapatid. Move from here to there and it will move. Nothing will be impossible for you, sabi niya. If you have faith like a grain of a mustard seed, kalit-lit lang yan. Alam ba yung pag lumaki yung, ano, yung mustard seed, pwedeng silungan yan. Hindi mo maisip na yung lit na yun, magiging ganun. May sarili siyang power. Ganon din ang faith natin. Ganon lang siya, sabi ni Lord. But when it grow, nako, pahingahan ng ibon niya. Silungan niya. Ang sarap niyan pagbasdan. Pero simula yun sa maliit. Ganon din ang faith natin. Di ba yung faith natin dati? Hindi yan naging effect, no? Alala ko kahapon, nandun ako sa YouTube. At
Nakita ko yung anak ko. Sabi ko, anak ko ba yung mom? Anak ko nga, kamukha ko eh. Change sa lahat. At kasi ngayon, barkada na kasi kami. Wala na, tapos na yung pagiging baby. Oo, pag nasa bahay kami, palang tawagan namin. Hindi na anak tawag ko sa kanila eh. Gusto ka na babae. yan na ang aming langit sa bahay. Kasi, wala na, barkada mo na eh. No? Kaya, but we grow and we learn how to mahalan nila si Lord. May sabi rin silang pagmamahal kayo. At yun ang pinamaganda. That's it. Amen. So, i-open niyo pa rin yung offering basket sa mga lalaki. 1 Corinthians 15, 35 to 44. Medyo mahaba yung kapatid. I-share ko lang sa inyo. Ginamit din ito ni Paul, sabi niya, yung act sa resurrection. Sabi niya, na we plant a seed, sabi niya, yung katawan natin. Di ba? Very, ano to, middle earth kasi katawan natin. Yung natero na. Roan. Ah, Roan. Di pa great ka. Parita mo na po. Sabi ni Lord, itinaning tayo yung middle earth katawan natin eh. Kaya huwag kayo magalala sa katawan niyo ha. May mas maganda pang kapalit. Yes. Alam mo, yun lagi kong tingin kasi tumatanda na ako. Sabi ko, Lord, papalitan mo rin ako. Gusto ko na powerful. Actually, binagit ni Lord yan yung glorified body natin. Kaya ko alam niya na yan. No? Na if you are, yung body natin, may mga problema tayo. Pero papalitan ni Lord ng great body. May problema ka pa sa katawan mo? Problema ka ba sa body mo? Minsan may problema tayo. Struggle sa katawan natin. Diba? Kaya mayroon kang ayaw siya dahil sa katawan mo. Diba? Kaya nga, ang hirap. Kunyari, katulad nyo. Sister, ano oras ka nagising ka niya? Diba? 6 o'clock. Ganun sa sarili. Kasi ang hirap mo i-prepare yan. Kagabi ba lang, pastor? Mid-of-earth kasi katawan natin, mid-of-earth, no? Kailangan paganda, eh. Kailangan mo ayusan. Kami mga lalaki, wala na, pastor. Isang bugas. Ayan, lalaki. Walk like this. Diba ang body natin, mid-of-earth kasi, kaya huwag na kayo magtaka pag kukulubutin yan. Mid-of-earth, mid-of-lupa. Pero ano pa sabi ni Lord? Ganun tayo sa lupa. Papalitan nilo ng bitumen. Eh, huwag kayong mag-alala, kapatid, no? Kung may problema ka sa body mo, may struggle ka dyan, papalitan ni Lord dyan ng spiritual. Heavenly. Made of heaven. Di ba gusto natin yung made in Japan? Next time, made in heaven. Made in heaven na katawan. Amen? Di na mamamatay. Di na magkakasakit. Di na magkakaproblema. May power siya to create. Sabi ni Paul dito, no? Yung katawan natin, so is physical. Sabi niya rito, we will reap spiritual. We will reap heavenly. No? Tandaan niyo lagi yan. Hope natin yan eh. Ang hope natin, yung ating spiritual body. Yung ating heavenly body. Talagang, ano? Kumbaga sa ano, talo po yung katawan ni Superman. No? Heavenly! Mid of heaven. Ang katawan natin yun, mid of earth. No? So, yun ang pangako niya rito. It's all also starting with the seed. Ang seed, itong katawan natin yun. Pag yan ay pinalitan ni Lord, naku, ugat ang katawan niya. Kaya hindi mo pwede kumpara eh, yung katawan mo ngayon sa katawan na ibibigay ni Jesus. Iba. Super ganda. Kaya tama na yung mga katawan natin yun. Pag-iisan nyo na yan. Okay? Isan talaga. Isan nyo na muna yan. Sadali lang naman yan. No? 1 Corinthians 15, 31 to 34. Number, next na gusto ko i-share sa inyo. Seed ay may power siya. Pero sabihin ko sa inyo, ang isa pang katotohanan, bagamat may power siya, powerless din siya. Okay? May power ang seed, pero powerless din siya. May power siya, pero wala siyang power. Ang gulo mo, pastor. Nagulo tuloy sila. Subukin niyo yung seed na powerful na yun. Lagay mo yun sa bote.
Huwag mong galawin. Basta mo next year, ang magiging puno niya. Basta lagay mo lang sa bote. Sige, kung may power ka. Maniwala ka, magbalik mo next year. Ayun, buto pa rin siya. Medyo may di siya lumalago. Di siya lumalaki. No? Di siya lumalabas. Powerless siya. Powerless. Pero may power siya. Pero powerless siya. Yes. No? Alam niyo dito sa alam mo itong ganda nito eh itong Svalbard Global Seed Vault no rin ko na narinig niyo na to no. Ang tawag dito itong tinatawag na seed bank ng buong mundo no. Seed bank na diyan. Buong mundo. Tara sa Pilipinas meron tayong seed bank. Ito may seed bank tayo. National Plant Genetic Resources Laboratory. Pero tayo yan sa Los Baños no. Itong ating ano sa kaya lang natamaan ito nung milenyo eh. Bagyong milenyo. Dito sa ating lugar sa Los Baños, meron tayo dyan na mga siguro 400 or 500 na buto. O 4,500 na buto. Pinipresent kasi natin yan. Ano man ang mangyari kapatid, meron pa rin tayong seed. Kasi pag nawala yung seed na yan, eh paano yung tatalan sa Pilipinas, no? So pinipreserve natin yan. Meron tayong tinatang na seed bank, no? Ito yung ating seed bank sa Pilipinas. Tandaan yan. Nakapreserve yan, yung buto natin, yung ating mga rice. Yung rice nga lang natin, medyo na iba ng lugar, no? Pero mayroon talaga tayong imbakan yan, mga seed. Para hindi tayo maubusan ng itatanim. Ang tawag nila dyan ay seed bank, no? Pero itong Svalbard na ito, yung buong mundo, sa Norway to Norway, andoon yung seed bank na ito. Ginawan nga nila ng ubiyan. Andoon lahat ng klase ng buto sa buong mundo. Lahat, kung gusto yung makita lahat ng klase ng buto ang doon. Nakatago yun sa minus na degree ng tawito. Malamig na malamig. Bakit? Para yung seed na yun, ano ba mangyari sa mundo nito? Ang purpose nila. Ano ba mangyari sa mundo nito? Para magkaroon gera. Para magkaroon ng kaguluhan eh. Eh kung masunod kunyari isang bansa, o kaya tama na ng plan. Meron pa rin tayong seed. Kaya nung naglagay dyan, mga seed ng mga bansa nandiyan dyan lahat. Dito, pwede niyong panoorin yan kung may time kayo. Nasa YouTube. So nandiyan dyan lahat ang klase ng seed. Inipo nila dyan. Ang mission nila, to provide food for the mankind, whatever happened. Alam nila yung power ng seed. Hindi natin kailangan mag-store tayo ng mga pagkain, bilata. Yun, ang store natin ay seed. Bakit may power yung seed? Mayroon siyang sariling kapangyarihan. Mawala man tayo, basta may seed, okay yan! Huh? There's power in the seed. Kaya nila nilagay dyan para ma-preserve. Pero subukin mo kayong itanim lahat yun, kapatid. Naku, baka hindi na kayo makadaan. Puno-puno ng puno. Talaga, mag-grow yan. Lahat ng klase ng species, lahat ng klase ng puno ang doon. No? Dito sa bank na ito, no? Mission nila is to provide backup against accidental loss of diversity. Okay, iba kasi yan, ang daming species, no? Traditional gene bank. Traditional, ito sabihin, yung mga bansa, no? Kunyari, Philippine gene bank o US gene bank. Sabihin ito, sa atin ito, ito yung pangalan. But, it is powerless. At siyang power. Bagamat powerful yung seed na yun, pero ala siyang power. Maliban na lang, mamatay yung seed niya. The seed is powerless unless it dies. Yung seed. Kuya Alex, wala na tayong time. Gagaling din pala pag gano'n ang oras, no? Makakapag-pressure ka, no? Kaya pag medyo kinula ako ng time, mga kapatid, so alam nyo na, kasi kung dapat sisihin. Okay. Verse 24, sabi ni Lord, truly, truly I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth, and die. Maliban yan, sabi ni Lord, mahulog yan at matanim. Pag di yan na itanim, and die, pag di yan muna yan, inihulog at namatay, sabi niya, it remains alone. But if it is dies, pag yan ay natanim, bear much fruit. Mamumungay yan ng
Marami. Sabihin natin marami. Marami. Gusto namin ng marami. Marami. Sa'yo, masaya pag marami. Amen. Sino gusto isang ampalaya lang ang i-harvest mo? Sabi si. Gusto natin marami. Masarap pag ano. Kaya Brad, tama ako, Pastor. Sabi ni Pastor, sabi ko. Lantito rin yan. Iba, pag marami. Sarap. Pag namunga siya. Yan. Okay, so tingnan po natin aking next point. Ang bagag na. Ay, Pastor. Okay, tingnan natin. Alam mo, sabi niya, unless mamatay. Kaya kailangan mo ng farmer. Yes. Yan, tahimik na tahimik. Naintindihan niyo na kasi kung ano ibig ko sabihin, no? Ay, gusto niyo lang yung harvest. Okay, dito tayo kailangan. Kasi nga, malibang mamatay, hindi siya mamumuna. So, kailangan mo ng partner. Kailangan mo may taga-tanim. May taga-lagay doon. At may taga-diling. Yan. Ito na. Ito mahirap eh. 1 Corinthians 3 verse 6. May Alex. Yan. Tapos, stay mo na. Huwag mo na tanggalin dyan. Okay, sabi ni Pablo, I planted, Apollos watered, but God gave the growth. Gusto natin lagi ito, growth eh. Pero ayaw natin yan. Ayaw ko ito. Si Ay. Si Ay yan. Ay, si Kuya Alex yan, Ay. Pasura din yan. Si Apollos siya eh. Si Brother Frank yung Ay. Ikaw yun, oh. Kapangalan mo pa nga eh. Alam niyo yung Ay na yan. It was given to all of us. Amen. Sa iyo, ako yun. Ako yun. Si Tero ka tumali ko. Ikaw yun. Ako yun. Ako yun. Ako yun. Ako yun. Tayo yung Apollos. Tayo yung Paul. Tayo pala din. Tinawag tayo yung planter ang ginawa. Then, tayo planter ako. Planter ako. Planter ka. Taga-tanim ka ng seed. Amen. Taga-tanim ka ng seed. Kung nalalim yung buto, hinangan natin. Yung batukin na kayo kasi magdadabit, magsasaka kayo ngayon. Sabi ni sister, ayos ko pa naman ang buhok ko. Sabi nito, I planted. Kinang masarap yung ikaw ng papunan. Kasi pa nag-plant ka, you harvest. Alam mo, ikaw ang pinanggalingan mo. Alam mo, sa pawis mo tumulo yung. Di ba? Musiriyo. Masarap pag nakita mo talaga, wow, ito Lord yung pinagtsagaan ko. Lord, ito yung ginawa ko. Planting seed is mahirap. Lalo na pag nag-init ang panahon. Lalo na pag medyo matigas yung lupa. Matigas ang lupa. Kaya magtanong yung matigas ang lupa. No? Pastor, kung mabato. Para yata, parang yata may akong narinig kung matikigas kasi ang ano eh. No? Mahirap magtari sa matikas na lupa. No? Pero ang kagandahan nga lang, alam ba sa Israel, ang titikas ng mga lupa, isyerto pa nga eh. Alam ba na kahit huwa ni Lord ng milagro kahit matikas na lupa? Amen. Nakagawa si Lord ng miracles sa matikas na lupa kahit isyerto yun. God can create miracles. Diba? Isang pagbatigas sa lupa, bahalak sa buhay mo. Gusto mo kasi. No? Pero alam nyo, kahit yung matigas sa lupa, kung isang makakita ka ng meron ka rin. Sister, bakit mo pinupukupo? Matigas mo. Matigas yung katabi. Matigas yung katabi. I love you so much. Yes. Alam nyo, kung isan, we give up. Napapagod tayo. Tigas kasi. Ang hirap magtanim. Di ba? Ang hirap magtanim. Dry pa yung lupa. Ano siya? Dry pa. Nakapagod. Sabi ni Brad, no, tama ka dyan, Pastor. Kakapagod talaga.
Parang meron akong di alam to. Hindi ko talaga alam. Sabi niya, ikaw pa'y napagod ah. Pero ang iba na, sa pagtatali, for example, at church na lang, sa ating church. Nakapagod tumisa. Mag-Bible study. Yan. Totohan na totohan. Mag-evangelize. Mag-share ka ng gospel. Manalangin ka, lalo na. Alam mo, tinapik namin yung prayer. May papupunta. Pag ang kainan ang usapan, ang dami! Pag in-announce mo na, meron tayong prayer meeting. Ako, ano na, kanya-kanya na nag-iisip. Pero ang iba ng prayer is a sin. Prayer is a sin. Amen. At isa sa joy ng ating gawain, lahat yung mapinag-pray na money. Enjoy talaga kami. After years of trying, mayroon isang kapatid na inaraw-araw na bitigan sa pray. After 2 years. Actually, in short, 4 years na eh. Kasi sinabi niya, Tay, 4 years sabi niya. Hindi ako natin. Sabi niya, yun di mo makis. 4 years! Ang ginagawa kasi, we keep praying. Alam, iniyak na yun kayo pag isa ka na. Tapos, may mga letter ka. Kasi ako ginagawa ko sa kanila. Kaya, siguro makakatuloy ko sa discipleship. Yung mga hindi umakin, mag-iwan kayo ng basic sa missing niya. Iwan lang kayo. Alam mo, maraming kanino. Maraming, hindi mo na ito tignan. Hindi mo na ito basahin. But, God bless you. Still waiting for it. One of you. Alam niyo yung post ko na yun. Umabot ng years. Siguro 2 years. Talagang, hindi niya tinitin. Kasi tinitinan ko eh. Ay, ayaw buksan. Taon talaga kapatid. Hindi binubuksan. Hindi na rin. Ayaw niyang i-read. Pero alam ko na. Yan. Misan, lumalabas eh. Lumalabas pamisa-misan eh. Pero alam niyo ba, sinurpresa kami. Sinurpresa kami. After years of absence, yun ang greatest joy na namin. Basta hindi ako malin. Sabi niyo. Tapos bumalik sa amin, may dala pang harvest. Iba't ibang kapalayan na lang yun, basta talagang harvest, kapatid. No? Talagang nag-i-enjoy. Kagandahan ng prayer. Huwag kayo mapagod mag-pray. Tayo mapagod mag-pray. Kalapitin mo ka na, huwag tayo mapagod. Huwag matulog. Tayo matulog mag-pray. Tayo matulog, huwag tayo mapagod. Sa dalilang naman yan eh, alam mo, powerful talaga ang pray. Ang isa siguro sa ayaw namin bitawan is the power. Please attend ang prayer natin. Yung prayer meeting natin, eh, nakapos na puno. Alam nyo, may mga bagay na hindi nyo nakikita yung mirror. May power, may sisid dyan eh. May sariling power ang prayer. Pag binigkas na ng labi mo kapatid, mag-workout na yun. Mag-workout yun, pabaya mo na. Kasi pag binitawan nyo ng labi mo, Lord, pinagpapala ko po siya. Lord, ibalik mo siya. Lalakad na yun, kapatid. Lalakad na yung prayer mo. Pabayaan mo na. Bahala na si Lord yun. God, give the glory. No? Magawain mo na, mag-plant ka lang. Lord, yun yung planting. Then, you will just see yung fruit. Sighting, amen? Sighting. Evangelism. Evangelism tayo ngayon. Kung ano ng Kuya Aris, kung ano naman masipag. Alam nyo, evangelism. Nakapangyan, lari, nare-reject ka. Diba? Ang hirap yata magtalim, no? Buti sana kung hindi ka lang i-reject, isnabin ka pa. Ikaw na nag-aaya, ikaw pa isnabin. Pero pag sinabi ko, kain tayo sa McDonald's, aba, hindi mo pa inaaya, kasama nandun na. Nandun na. Sama ko dyan. Pero ganun talaga eh. Alam mo, yung isang kapatid natin, nakaka-bless kasi sabi niya, Pastor, we invest a lot. Alam mo, nag-invest siya. Alam niyo sa evangelism, planting seed is difficult, no? Pero sa evangelism, talagang mag-spend ka ng resources. Nag-spend talaga. Talagang yung best niya, lilibre niya sila. Lilibre niya. Nagpunta siya rito, nakasama ni Pastor Amenti, nalang yun. Opo, opo, opo.
kaluluwa, papakainin niya ng masarap, ililibre niya talaga. Talaga naman, may pagkatubayan ako kapatid. Kasi lahat ng sinasabi niya, nangyari. Evangelism, you invest. Pero mag-invest eh. Di ba alam kung magbubunga o hindi, no? Pero when pag nag-return, may power eh. Kasi naalala nila, si sister, ginawa ito sa akin. Ngayon, balik ako. Yan sila. Amen. Evangelism, pag-aaral ng Word of God, ay, naku! Hallelujah! Pag-aaral ng Word of God, kumisan, no? Sa YouTube, sabi na lang ako, sa Facebook na lang. Meron sa live na lang. Live na lang, tama na po yun. Pero, kumisan, live din ang preaching mo. Live din ang kainin mo, no? Isa ito siguro sa seed na inumpisa namin sa church. Na sabi ko, itong year na ito, ang goal talaga sa church, home church. Tapusin namin yung whole Bible. Talaga binigyan ko sila sa akin. Sabi ko, parang ganahan kayo, may reward kayo kapos sa kanya. Kung sino nakatapos sa inyo, meron ko regalo sa inyo. Kaya nagpapabilisan sila. Yung isa nakakapagbasa ng 5 chapter a day. Yung isa, talagang ang bilis. Sabi ko, paano? Talagang magmamadali. No? Maganda yun, mga goal. Kasi sinjen. Kung minsan, hindi mo na kayo tuturo kasi sila na ang ginaganahan. May pangang kayo sinjen. Yung isa dati, in-encourage mo lang hanggang Genesis. Ngayon, ang layo niya na, pati Leviticus, binabasa. Mahirap basahin yan eh. Pero mayroon na silang kusa kasi may power yung seed, kapatid. Yung word, pag binasa nila yan, sa umpisa parang hirap. Pero when they begin to read it, they begin to change them. Seed. Importante ang seed. May power siya, no? But, somebody must plant. Somebody must water. You are a planter. You are a cultivator. You should water. Sarili mong buhay sa buhay ng iba. Amen. Sino gusto ng maraming ang palaya? Amen. Magtanim tayo mga kapatid. No? Magtanim tayo. Sabi nga ni Lord, habang mainit yung panahon, mapagtrabaho tayo. Kasi baka dumating na yung taglamig, tago na naman yung mga tao. Habang may chance, samantalayin natin. Hanggat may opportunity, gawin natin. Kahit mahirap, tuloy natin. Isang araw, naku, maniwala kayo. Kuya Alex, magkaroon ka na ng bago lugar, magkakaroon kayo ng bago lugar. Amen. Harvest time! Welcome! Sabi niya, harvest! Harvest! But we need to plant. We need to keep watering. Amen. Bible study, dilig lang. Aya lang, tsaka lang. Pag-aaral ng salita ni Lord, tuloy lang. Prayer, keep on. Dalawa, tatlo, tuloy. Amen. Sa araw, ang lagu-lagu na kapatid. Somebody must plant. Somebody must water. Because God will give them. Okay, next point. Wala, Pastor. Right? Okay, conclusion na tayo. Ayaw mo bigyan ng chance eh. Brad, wala ka ng oras. Di was na. Ayaw mo punta mo. Okay, so then ayaw niya. Dito na lang ako. Okay, pasensya ng mga kapatid. Ay, hindi ko talaga. Hindi na ako nagsusunod talaga ng PowerPoint. Kasi pag sinusun mo sa PowerPoint, dito sila nakatingin sa blackboard. Gusto ko nakatingin sila sa akin. Okay. Next is the miracle. Ayan, the miracle. Ayan, hindi natuloy ako ni baby. Next is the miracle. The farmer, the next is the miracle. Mark chapter 4, 26-29. Ayan, kilala natin yung miracle. Ito ang gandahan ng planting seed, no? Yung miracle. Ang sarap panoorin ng miracle. Okay, Mark 4, 26-29. Kasi siya na po yung Alex talaga. Ayan po. Mark 4, 26-29. Ayan, sabi niya rito, the kingdom of God, pinakunin niyo, no? The kingdom of God, sabi ni Lord, is as if a man should scatter seed on the ground. Ayan. Parang isang tao na naghagis siya ng binhi sa daan. Natulog siya, tinan niyo, pagkatapos siya maghagis,
Natulog na siya. At bumangon, night and day. Basta ang ginawa niya lang, nagtanong lang siya. And the seed sprouts and grows. Kagandahan eh. May power eh, no? Nag-evangelize ka kapatid. May amo na yan. Ginawa mo na ang rule mo eh. Yung responsibility mo, ginawa mo na, di ba? Kaya mo mag-usap yun sa akin. Pabaya mo, may power yung dinagkis mo na yun. Dami yan. And the earth, the seed sprout and grow. Hindi niya alam paano nag-grow. So hindi niyo problema, paano panagawin niyo? Hello? Amen. Hindi niyo problema kung paano i-answer yung prayer ninyo. Hindi niyo problema kung ano result ng Bible study ninyo. Amen. Hindi niyo problema yun. Ang gawain natin, magtanim. Ang gawain natin, mag-Bible study. Ang gawain natin, mag-evangelize. Ang gawain natin, basahin yung word. Amen? Yung pagpapalago nun, God will make it grow. Di mo nga alam, sabi niyo. He knows not how. Tinan niyo ang American. The earth produces by itself. May sarili siyang power sa sarili niyo. Talagang lalabas siya kapatid. Ah, yung ginagawa niyo, talagang bumubuhay. Amen. Isaiah 55, ano lang, sabi ko lang sa inyo, no? Sabi ni Lord, hindi pwede yung ulan, pag bumagsak yan sa langit, bumagsak sa lupa, hindi pwede hindi maging green yung puno bago bumalik ulit yung tubig na yun sa langit. Di ba pag ulan, tinamaan yung mga halaman, maniwala kayo, lalabas yung mga damo dyan o yung mga halaman. Bago bumalik yung tubig na yun ulit sa langit, mag-evaporate yan, naakit sa langit, di ba? Ganun din yung word of God. Isaiah 55, sabi niya, pag nahulog yan, binitawan mo yan, sabi niya, tsak! Mayroon siyang ibubunga. Mayroon at mayroon, hindi pwedeng wala, no? Sabi niya, same thing, sabi ni Lord, the earth produced by itself. First, the blade, okay? Pag nakita mo na yung blade, ayan na yung merakel, kapatid, no? Nangyari, paano? Paano ka? Di sumasagot, mapatagal. Pabiglang nag-mail sa'yo. Kumusta ka na, sister? Blade! Pwede na yan, kapatid. May ginagawa na si Lord. Exciting to. Sabi niya na, bend the ear! May gawain ba? Ear na yan. Then the full green. Aba, may kasama pa. Full green in the ear. Merakel. Merakel ang planting. There's Merakel. Ang sarap panuuri ng Merakel. Amen. Sino ang gusto ng milagro? Amen. Lahat tayo. Amen? Ito mo, Merakel. Doon lang ang daanan, nagkaroon dito. Merakel. Amen. Can you imagine yan? Ang daming Merakel ng church, no? So sabi niya rito, the whole grain of the air. But when the grain is ripe, at once, you put it in sickle because the harvest. Saan ang Merakel? Pinang masam sa lahat yung Merakel eh. So saan nagsisimula lahat? Sa? Seed. Planting. Okay. Conclude. Okay. Number four. Point ko. Psalm 126. Last point. Last point. Okay. The reward. Gusto natin yung reward, no? Pero binanggit ko na. The reward. Ayan. Psalm 126 verse 6. Pakilagay naman ko yan. Tapos conclusion na ako. Tapos wala na tayo. Tapos na tayo. Alas 12 na pa. Psalm 126 verse 6.